Magandang araw sa inyo. Ako po si Christopher Feliciano. Ako po ay kasalukuyan nasa Saudi Arabia. May isang dekada na rin po ako naninirahan at nagtatrabaho po sa bansang ito. At sa panahon po na ito, ilang kumpanya na rin po ang akin na pagtrabahoan. At masasabi ko na ako ay kontento at masaya. Dito po ako nakapagsimula. At sa kasalukuyan po, ako pa rin po ay nagtatrabaho sa isa sa mga kumpanya nila dito. Ngayon, ang aking pong paksa ay ang saan ba mas magandang magtrabaho sa GCC? So, ano nga ba ang GCC? Ang GCC ay sumisimbolo sa Gulf Cooperation Council kung saan ito ay binuo ng anim na monarkiyang mga bansa dito sa Arabian Peninsula. Ito ay binubuo ng anim na bansa na ng UAE, Oman, Qatar, Kuwait, Bahrain at Saudi Arabia. Ngayon, kung inyo pong mapapansin, sa akin pong sinabi na lahat po ito ay monarkiya, tatlo po dito ay naging monarkiya sa paraang konstitusyonal. Ito po ay ang mga bansa ng Qatar, Kuwait at Bahrain. Dalawa po dito ang mayroong absolute monarchy, ang mga bansang Oman at Saudi Arabia, kung saan man ako naroon ngayon. At isa po ang federal monarchy, ang nag-iisang UAE. Ngayon, sa ating pong datos na nakuha sa ating gobyerno, base po sa aking pananaliksik ay meron po tayong mahigit kumulang na mga 2 milyong Pilipino na nakakalat sa anim na bansang mga ito. Na ang may pinakamarami ay ang Saudi Arabia na may mahigit 1 milyong lakas manggagawa. Ang UAE na mayroong mahigit kalahating milyon. Ang Kuwait at Qatar na mayroong halos humigit kumulang na 150,000. At ang Oman at Bahrain na mayroong humigit kumulang 50,000. Ngayon, ano ba ang mga karaniwang profesyon na inaangkat ng GCC? Masasabi ko po na sa aking pagtatrabaho dito, may tatlong sektor na kasalukuyang umaangkat ng lakas manggagawa galing sa Pilipinas. Ito po yung construction sector na kung saan po ay sineservisyon nito ang oil and gas, government infrastructure at ang real estate. Meron din po sa professional sector kung saan meron din po ang oil and gas, government agencies. Kasama na po dito ang mga eskwelahan. At ang services sector, kung saan mga pribadong kumpanya at maliliit na establishmento ay nakapaloob. Base po sa ating paksa na kung saan ba magandang magtrabaho sa GCC, ngayon, ano ba ang bentahay at di bentahay sa pagtatrabaho sa GCC? Kung papansin niyo po, ako po yung nakasampung taon na. Pero ako po ay masasabi ko pa rin masaya. Particular na sa Saudi Arabia, kung saan ako naroon ngayon, masasabi ko na kahit hindi ako magganon ka diretso magsalita ng kanilang lingwahe, ay kahit sa kalaliman ng gabi, kaya ko pa rin maglakad sa kalsada ng walang pangamba dahil bawat halos kanto ay meron akong matatawag na pulis kung ano man ang mangyari. Ngunit ganun pa rin, nasa sa akin pa rin ang pag-iingat. So, masabi ko na hindi ako nagkaroon ng masyadong problema sa daan o katulad ng magnanakaw, patayan. Dahil nga ang kanilang bansa ay napapasailalim sa Sharia kung saan ito ay binalangkas gamit ang Quran. Ngayon, sa bentahe, sa akin din pananaliksik, ang mga karaniwang bentahe na sinasabi ng ating mga kapwa ko OFW ay unang-una ay tax-free or minimal tax privileges kung hindi man tax-free. Dito sa Saudi Arabia, kung ano ang presyo na ibinibigay ng merkado para sa mga lokal, ay ganoon din ang aming presyo na nabibili para sa mga gamit namin dito. So,
Hindi ito katulad sa Pilipinas na ginawa, binenta sa tindahan, tapos papatungan ng tax para sa gobyerno. Hindi. Ang gobyerno ang sumasalo ng mga taxes para hindi maging napakamahal ng mga produkto dahil ang bansa pong ito ay mahirap magtanim ng mga gulay, prutas. May mga manakanakang area lang kung saan po pwedeng magkaroon ng agrikultura dahil po ito ay desierto. Ganon din po ang mga sinabi ng aking mga kaibigan base sa aking interview sa kanila na dahil sa paglago ng ekonomiya at dahil nga sa mainit na panahon, ang agrikultura ay hindi masyadong napagtuunan ng pansin dahil imposible talaga na magpalago ng mga itatanim. Kaya para hindi lumobo ang presyo ng mga bilihin, ang gobyerno ang sumasagot. Meron mga taong nagsabi sa akin na galing Kuwait, Bahrain, Qatar na ganito ang sistema sa kanilang bansang pinagtatrabuhan. Ang Oman at ang UAE ay kakaiba dahil bahagyang mas mataas ang kanilang ang kanilang tax sa mga produkto. Ngayon, yung price subsidy, ito ay hindi lamang nalilimita sa pagkain. Mayroon din ito sa mga damit na nabibili namin, mga serbisyo ng gobyerno. Dahil po sa pribilehiyong ito, isa sa mga pinagbabawal ng kanilang batas ay ang paglalagay sa mga opisyalis ng gobyerno kapag kami ay nalimitahan na dahil bawal talaga at walang tax. Wala nang tax, susula mo pa. Kaya imbis na maawa sa iyo yung tao, ay dagli ang ikukulong ka. Ngayon, kung mapapansin din ninyo na sa loob ng mahabang panahon, ang palitan ng dolyar sa pera ng Saudi Arabia at ibang karatig na GCC countries ay steady, hindi masyado nagbabago. Bunso dito ng agreement nila tungkol sa merkado ng langis. At dahil nga ito lang ang kanilang pinakamalaking pinagkukuhanan, nagkaroon sila ng kasunduan tungkol sa palitan ng pera mula sa real, kung sa peso man, sa dolyar. Hindi masyadong malaki ang pagbabago. At kung sabihin man natin nagbago ay hindi ganun kalaki sa loob ng mahabang panahon. May nagsabi ng climate kasi ang climate dito ay mainit. Sanay tayo sa mainit. Pero hindi ko sasabihin 100% natanggap natin ng ano dahil ang bansang ito, itong sa Saudi Arabia ay bansa ng extremes. Pag mainit, sobrang init. Pag malamig, nagyayelo sa iba't ibang parte ng bansa. Ngayon, sabihin na natin ang mga hindi bentahe. Tayo mga Pilipino ay Katoliko. Ang karamihan sa ating Katoliko. Pagpunta natin dito sa bansang ito ay magkakaroon tayo ng paninibago dahil ito ay bansa ng Islamic. So, marami pong mga gawain dito na hindi natin nakikita sa Pilipinas or hindi natin karaniwang nararanasan kagaya ng 5 beses na pagdadasal na kung saan lahat, tindahan, establisimento, opisina ay isasara upang sila ay magdasal. Ganon din sa ating mga kapwang Pilipinong Muslim. Meron akong nakalap na impormasyon na sa UAE at Qatar, hindi na isinasara ang mga establisimento kapag nagdarasal. Magandang bentay sa kanila yun, ngunit ganun pa man, mayroon pa ding mga kultura, tradisyon
at na hindi karaniwan sa atin. Kaya maring manibago ka hanggang sa iyong unang taon. Konserbatibo din dito, hindi ka makakita ng dito, lalo sa Saudi Arabia, kung saan nandoon ang dalawang pinakamalaking mosque na sentro ng kanilang relihiyon. Hindi ka masyado makakita ng babae dito na hindi nakaabaya. Yung abaya yung itim na parang roba na naglalayo na matakpan yung kanilang katawan. Minsan, umaabot pa sa punto na ultimo kuko hindi mo makikita. Ganon sila ka-konserbatibo. Nakapunta na ako sa Bahrain, sa Kuwait, Oman, at saka sa UAE. Doon, hindi ako nakakita ng masyadong mga restriction pagdating sa kasuotan ng babae. Sa Kuwait, sa UAE, na nakakapagmaneho na ang mga babae, hindi lang ako nakakuha ng impormasyon tungkol sa Bahrain at saka sa Qatar. Pero maaaring ganun na rin ang kaso. Tayo mga Pilipino ay sanay na pumunta sa bar, disco, kapag sweldo. Pero dito, dahil nga po ang batas nila ay nakabalangkas sa Sharia, pinagbabawal po ang alcohol. Ayun, ano ba ang ibig sabihin ng bawal ang alcohol? Ang alcohol talaga dito ay sa Saudi Arabia hindi po pwede ibenta. Pag ikaw ay nahuli ng pulis na ikaw ay nagbebenta o gumagawa ng alcohol, ito po ay may katumbas na parusa. At kapag napatunayan, hindi lang hagupit ang aabuti mo, kundi pati pugot ng ulo. Ngunit hindi naman siguro aabot sa ganun kung ikaw ay nahulihan lang. Ang sigurong masasabi ko ang pinagbabawal dito ay yung talagang gumagawa ng maramihan. Bawal din po mag-rally sa mga bansang membro ng GCC. Hindi tayo po pwedeng magsalita laban sa kanilang gobyerno, lalo na po din sa Saudi Arabia. Hindi kami po pwedeng kumontra sa batas ng Saudi Arabia. Hindi kami masyadong makapagpahayag ng aming nasasaloob bilang expats. Pinagbabawal po yun ng kanilang batas. Dadamputin ka nalang basta ng polis at ikaw ay pagbibinta ka na subversibo, at pagkatapos kang bigyan ng leksyon, maaaring ikaw ay mapauwi. Sa UAE, ang alam ko ang kanilang kaharian, dahil nga federal federalismo ang kanilang monarkiya, ay pinapayagan sila magsalita at makapagpahayag ng kanilang gustong mangyari. At bukas loob naman po tinatanggap ng mga kaharian. Ngayon, dito po sa Saudi Arabia, mataas pa rin ang censure ng media. Hindi pa rin kami makapagbukas ng mga websites na labag sa kanilang kautusan, sa kanilang batas. Ganun pa man ay ang iyong bang bansa ay masasabi natin 75% ng bukas. Pero din sa Saudi Arabia ay mataas pa rin ang censorship. Pero natutunan na rin namin mag-adjust. Buhay na buhay pa rin naman ang komunikasyon. Sa aming pamilya, mayroon pa rin mga applications na pwede kami makipag-usap sa aming mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Kaya ayos lang naman. Walang masyadong social life dito sa Saudi Arabia kumpara sa mga karatig bansa na membro ng GCC. Dito sa Saudi Arabia ay masyadong family-centered ang buhay. Hindi kami maaring magpunta sa isang lugar na nakareserba lang sa pamilya dahil pinagbabawal. Karaniwan sa mga parke, karaniwan sa mga magandang pasyalan ay dominado ng mga pamilya. At dahil niya mataas ang pagpapahalaga ng Sharia law sa mga kababaihan, ayaw namin maipit sa problema dahil lang kami ang nauna, kahit wala naman kami talagang pamilyang kasama. Kaya
nag-iingat din kami. Pero iba ang sitwasyon nung ako nakapunta sa Qatar, sa UAE, sa Bahrain. Masasabi ko na mas mataas ang level ng social life doon at mayroong mga bar doon, ganun pa man, ito ay kontrolado ng batas. Hindi ka pwedeng basta-basta lang umuwi ng lasing. Meron kang permit na kailangan i-apply. At may parusa pa din kung ikaw ay nahuling nakainom. Ngayon, balik tayo doon sa paksa na saan ba talaga magandang magtrabaho sa GCC. Ano ba talaga ang pakay natin? Bakit tayo nag-abroad? Sa ganung tanong ko na lang inilalagay ang aking opinion tungkol sa bakit ako inabot na 10 taon dito. Kagaya nung sabi ko sa inyo, kung kayo ay naghahanap ng trabaho, pwede naman tayong mamili dito sa anim na bansang mga ito. Sila ang may pinakamaraming mga bakante na pwede tayong mga ibang bansa. Pero ano ba talaga ang iyong gustong mangyari sa loob ng ilang panahon na ikaw ay magiging OFW? Ako, pinili ko ito sa Saudi Arabia dahil dito, kahit papano, ako ay safe. Hindi ako nangangamba sa daan, may mga pulis kahit di kami magkaintindihan. Takot pa rin ang mga taong gumawa ng mga karumaldubal ng mga krimen dahil nga sila ay sumusunod sa batas ng Sharia at base sa kanilang Quran. Dahil walang bar dito, walang alak, masasabi natin ako ay kahit papano ay hindi nangangamba ang aking pamilya na maaari ako ay napaaway o maaari ako ay napagdiskitahan sa kalsada habang pauwi. Dahil mayroong subsidy sa mga bilihin, mas madami na bibili ang aking kinikita sa aking pamilya. Pero kahit papano, sabihin ko rin na hindi ko masasabi, hindi ako naghahanap ng mga bagay na makakapagpasaya sa akin. Ngunit kung sa paraan naman na mababawasan yung kita, maaaring mag-isip, magdalawang isip ka kung gusto mo pa rin bang gawin itong mga bagay na to. Sa akin, ang tanging kalaban namin dito ay oras dahil hindi namin alam kung hanggang kailan kami magiging malakas. Kaya kung walang magiging pagpaplano sa aming kita, maaaring mapunta lang din sa wala yung aming pinagpaguran. Maraming mga OFW ang ganyan. Masagana ang pamumuhay, lagi umaasa sa kinikita, ngunit pagdating ng panahon ng retirement ay ilang panahon lang wala na rin sila dahil hindi na paghandaan. Hindi ko sinasabing hindi ka nagnegosyo o hindi mo nilagak yung pera sa maayos sa paraan, pero alam naman natin na ang pera ay madali maubos yan. Basta nasa kamay na natin, madali maubos yan. Kaya saan ba tayo talaga pupunta kung sakaling may alok itong anim na bansa? Gusto kong ipakita sa inyo na mayroong 1 milyong tao dito sa Saudi Arabia, Pilipino, na nananatiling makipagtrabaho dito dahil nga maaaring sa parehong opinion namin ay sila ay masaya at napapanatili nila yung kanilang kita. Pero kung ikaw ay mahilig sa diversion, ang aking maipapayo sa inyo ay maghanap kayo ng mapapasukan sa bansang UAE, Qatar, at Bahrain. Ito ay mga kahit papano ay open cities. Sa konting pag-iingat, maaari makuha mo yung diversion na gusto mo. Pero suma total, sa panahon na yun, medyo nagbabawas na ng pangangailangan sa lakas manggagawal galing sa ibang bansa. So, ang akin na lang masasabi ay kung ano yung meron tayo ngayon, atin na lang pagyamanin. At hanggat sa panahon na hindi tayo, na gusto pa rin tayo ng ating pinagtatrabuhan,
ay huwag natin sayangin yung pagkakataon. Maraming salamat po.